Inimbita ng NLEX Lakbay Norte ang Philstar.com para umikot sa iba't ibang lungsod at bayan ng Nueva Ecija para subukan ang mga iilang restaurants at cafes na pinagmamay-ari ng mga locals. Ang Sir Mata sa Quiapo, Nueva Ecija ay isang 12-hectare na sanctuary kung saan maaari kang dumaan para makahanap ng peace and quiet. Ang restaurant sa Sir Mata na ang tawag ay Kayo ay nagsiserve ng regular at vegan na handa na ginagamit ang ingredients at gulay na galing mismo sa farm ng Nature Park. Ang Crystal Waves Hotel and Resort ay ang pinakaunang wave pool resort sa Nueva Ecija. Makikita ito sa Talavera along sa Maharlika Highway kung saan pwedeng makisplash sa tubig o mag-hold ng ganap sa event center. Ang restaurant ng resort na Erlindas ay pinangalan sa ina ng may-ari. Nagsiserve din sila ng Chinese and Filipino dishes para magbigay halaga sa heritage ng kanilang pamilya at para na rin ma-expand at makita kung ano pa ang pwedeng gawin sa Chinese-Filipino cuisine. Ang dating Addis Grill and Bar sa Cabanatuan City ay ngayon Tomos Bar and Restaurant na merong Japanese fusion menu. Ilan sa mga crafted dishes nito ay kimchi ramen at Japanese pizza. Ngunit meron din mga familiar na handa tulad ng sushi rolls at katsu. Sa may tent sa labas, madalas mag-host ang Tomos ng mga musical performers mula sa Nueva Ecija at sa labas din ng probinsya. Minsan din iniimbita ang mga guest mismo na umakyat sa mic. Makikita rin sa Cabanatuan City ang Brews Co. Pub and Oyster Bar kung saan pwedeng makakuha ng malalakas na inumin, kape man yan o alak. Maari magstay sa may alfresco area para mas masulit ang mga oysters at ibang handa nila. Pero sa loob mismo ay mapapanood ang mga chef at mixologist na gawin ang magic nila. Ang N York Cafe sa Cabanatuan City ay hindi shortcut para sa New York ha, kundi para sa not your ordinary cafe. At pinapatunayan ito ng mga inumin at handa nila. Mula iced coffee at kid-friendly caffeine-free drinks hanggang sa isang breakfast menu na may halong Pinoy at Kano, ang isang trip to N York ay parang dumalaw ka na lang din sa city that never sleeps. Ang Edna's Cakeland ay matagal ng favorite ng mga taga Nueva Ecija na nagki-crave ng homemade pastries. Ang nagsimula lamang sa home-baked bread 26 years ago, nina Edna at Herminio Gonzalez ay napunta na rin sa mga disenyong cake at ibang pastries na pwedeng makuha sa Nueva Ecija, Pampanga, at sana balang araw sa Metro Manila. Bukod sa home-baked pastries, mga Pinoy dishes na usually kapampangan ay nabebenta rin sa isang cafe-restaurant katabi ng bakery, sa tapat lang ng bahay ng mga Gonzalez. Ang CLT Cafe ay isa pang family-owned business na pinagmamalaki ang kanilang cold drinks mula kape hanggang milk tea bilang panulak sa cafe-type dishes. Kahit ang pandemic, hindi napigilan ang CLT Cafe. Nirekahan pa nga nila ang kanilang 10th anibersaryo nitong taon na ito. Ang mga employees nga mismo ang tumutulong sa pag-deliver ng drinks sa mga malalapit na bayan at sa loob ng Cabanatuan City. Kamukha lang ng ibang coffee bistro ang Harvest Cafe, pero meron pa silang maipagmamalaki bukod sa kanilang best-selling Nutella Frapp at Shack Burger. Ang kanilang 1 Cup 5 Peso Initiative ay tumutulong mag-fund ng scholarship grant sa mga partner schools at nag-hold sila ng mga barista training sessions para sa mga bata as young as 5 years old. Ang The Pavilion sa San Leonardo ay isang lumalaki pang farm resort at restaurant na merong iba't ibang uri ng sarap at libangan. Bukod sa mga local favorite na handa na ini-enjoy sa mga hut sa taas ng tubig, pwede ring mag-rafting, boating o mangisda habang nakikinig sa mga live performances sa gitna ng lugar. Nag-i-expand pa ang The Pavilion para itupad ang pangako nitong maging full-blown resort. May mga ginagawa ng cabins and swimming pools para mas maakit ang mga turista, pati na rin ang mga locals.